mangkalinga umuwi. Wala nang ligaya ng asa at taglay ng langit ang iyong makikita. Umabot man ako sa hangganan, di kita bibitawan. Umalayo ang ating pagkita, di kita iiwan. Sa pagtulog mo'y katabi ang mga ulap sa iyong papaligid, habang puso mo'y masakit ang mga sugat ng iyong papaligid. May malayang halik ni Bathala, sumasayaw sa tunog at liwanag. Dama ang pintig na iniwan mo, ang pangako mo. Umabot man ako sa hangganan, di ako bibitawan. Kung malayo sa aking kalungan, di ako iiwan. Sa pagtulog mo'y katabi ang mga ulap sa iyong papaligid, habang puso mo'y masakit. Nakita ko yung anak mo doon, kawawa. Wow! To my handsome husband, sana magustuhan mo tong gift ko. Excited na ako makita kita mamaya. I love you. Yum, darling. Sana all. Sana all. Wow! Love pa, di pa bukas. Yan. Wow! Uy! Tayo mix. Uy! Wow, parang kambing yun na. Blumblu ano. Uy, walang galawan. Ano, baka'y pinag-iwanan eh. Yun, no? Ano to, shopping to. Oh. Ang gamit sa bahay to, ah. Ito, hinaharap ko na sigurong nawawalang ano. Wow. Okay naman, di nyo rin alam. Wow. Arilo! Ayos! Wala, sandali yung nga pala. Sorry. Wala. Baka may payero sa ilalim. Wala rin. Gagamba. Gagamba. Ipad mo. Oh. Gagamba. Ano nalaban mo? Pili ka nalang dito. Ayam. Maraming salamat sa regalo mo. Na-appreciate ko. Sobra. Kita tayo mamaya sa simbahan. I love you. Pinapabigay ni Kuya JR. Thank you. Wow. Hi, Yam. Sana magustuhan mo itong simple regalo ko sa'yo sa ating wedding. I love you, JR. Wow. Alam mo si Yam. Ano? Uy! Relo nga. Relo mo na. Wow. Sana all. Yam, thank you sa gift. See you mamaya. May malayang halik ni Bathala, suma sayaw sa tunog at liwanag. Dama ang pintig na iniwan mo, ang pangako mo. Umabot man ako sa hangganan, di ako bibitawan. Kung malayo
sa aking kalungan, di ako iiwan sa pag. Thank you.
ay nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa ating lahat. Mga kapatid, tayo ngayon nagkakatipon upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya at masaksihan ang sakramento ng pag-iisang dibdib nila Rinaldo Jr. at Angelo Catriz. Bilang isang sambayan ng Kristiyano, ipinapaalala natin sa kanila ang tawag sa kabanalan at katapatan bilang mag-asawa. Magalak tayo na kasama nila at hilingin sa Diyos ang kanyang pagpapala sa kanila at sa kanilang magiging mga anak. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay nila Rinaldo Jr. at Angelo Catriz na ngayon umaako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang ipinahahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawin. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang Salita ng Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginoon may takot. Ang maalab na adhikay, sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubasan na mabunga. Bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kong Panginoon ay kusang susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin. At makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa
sa kahit anong kadahilanan. Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Good afternoon po muli sa ating lahat. Good afternoon kay Ray. JR ba o Junior? JR. No, at saka kay Angie. Magandang hapon sa inyo. Balita ko, kinakabahan ka daw, Ray. Ha? May nakapagbulong sa akin. Kinakabahan ka daw. No? Relax lang. This is your special day. May isang bagay lamang ako na ipapabaon sa inyong dalawa as you begin a new chapter in your life. Simpleng bagay na sana ay lagi niyong tatandaan bilang mag-asawa. Ito ay to be good. Maging mabuti kayo. Maging mabuti kayo. Tayong lahat ay tayo'y mabubuti. Bawat isa sa atin ay mabubuti. Dahil we are created good by God. No? So kahit ganito yung nangyayari sa mundo natin ngayon, may digmaan, no? may away sa Russia at Ukraine, ang dami-daming kaguluhan sa bansa natin, nag-aaway-away tayo dahil lang sa mga kandidato natin, no? Nagmumurahan. Kahit na maraming masasamang nangyayari ngayon, we have to remember that we are all good. Tayo'y mabubuti lahat. Dahil tayo'y nilikha ng Diyos na mabuti. Kaya gusto ko para sa ating lahat at lalong-lalo na sa inyong dalawa, ito yung tatandaan natin. We reclaim it. We reclaim our goodness. At ito yung gusto kong ipabaon sa inyo, to be good. May tatlong bagay na gusto kong ipaalala. To be good, first as a couple. Maging mabuti kang husband, Ray, at maging mabuti kang wife, Angie. Paano ba yung pagiging mabuti na husband and wife? Basic lang naman yon. Hindi naman yon kailangan ng malalim na research. Hindi yon kailangan ng thesis. Hindi yon kailangan ng thesis defense, yung pagiging mabuting asawa. Mahalin nyo ang isa't isa. At during our interview, habang tayo nagkwekwentuhan, kumusta kayong dalawa, pinakita nyo yon sa inyong pag-uunawaan. Diba? Meron kayong mga bagay na hindi kayo nakakasundo. Si Angie ay, pwede ko bang sabihin, no? A very organized person, no? Sa kanyang schedule, kung maaari, dapat nakaplanado. Si Ray, dahil medyo busy na tao, marami siyang mga bagay na nakakaligtaan. At sinabi niyo nga, you made something concrete plan para magkasundo kayong dalawa. Ganyan ang pagiging mabuting asawa. You meet halfway. You meet at one point. Hindi nyo ini-insist yung inyong gusto at hindi nyo rin pilit na babaguhin ang inyong asawa dahil hindi nyo gusto. Uunawain. Dahil yung pag-unawa na yon ay pagpapakita yon ng pagmamahal. Uunawain. At sa panahon na kayo'y magkakamali, kayo'y magkakasala, magpatawad. Marami ngayon ang nagkakahiwalay o kung hindi man naghihiwalay,
ay hindi nakikibuan na mag-asawa dahil hindi na marunong magpatawad. Bakit? Ang laging nakikita yung mali nung isa. Hindi na yung kanyang pagiging mabuti. Ang lagi kong nakikita sa iyo yung pagiging masama. No? Lasinggero ka, tamad ka na asawa, marites ka na asawa, wala kang silbi, patugan, no? Everything bad. Yun lang laging nakikita. At kapag yun yung lagi natin nakikita sa ating mga asawa, it is difficult for us to forgive. Mahirap mahalin. So ang pabaon ko sa inyo, Ray at Angie, please be good to each other. Okay? Hindi yung kailangan ng thesis, ha? Please be good. Mahalin nyo ang isa't isa. Unawain nyo, magpatawad kayo. Pangalawa, please be good parents to your children. Maging mabuti kayong magulang sa inyong mga magiging anak. Hindi lang sa mga aso, no? Sa inyong mga magiging anak. Paano ba yung pagiging mabuting magulang? Isa sa kasangkapan o isa sa properties of marriage is to have children. Hindi maaaring ikasal, kaya nga may interview din tayo, hindi maaaring ikasal yung nais magpakasal pero ayaw magkaroon ng anak. May mga nangyayaring ganon. Nagiging dahilan ng hiwalayan, nagiging dahilan na null yung kanilang kasal dahil pala yung babae ayaw niyang masira yung kanyang katawan. Magpapakasal lang pero ayaw niyang galawin siya. No? Part na pag-aasawa ay pagkakaroon ng anak. At maging mabuti kayong magulang sa inyong mga anak. Arugain niyo. Huwag niyong pabayaan. Huwag kayong anak ng anak na wala namang pangpaaral. Huwag kayong anak ng anak na hirap na sa paghahanap ng pangkain. Please be responsible parents. Please be good parents. At kasama doon sa pagiging mabuting mga magulang, ay turuan niyo ang inyong mga anak na maging mabuti. Yung kabutihan nating lahat, all the values we have in life, nag-uumpisa yun lagi sa loob ng tahanan. Hindi sa kapitbahay, hindi sa school. Yung lahat ng values natin, the value of good, being good, pagiging mabuti. Bakit ka mabait? Dahil I was formed at home to be good. Bakit ka honest? Dahil I was told by my parents na dapat laging honest. So lahat nag-uumpisa sa tahanan. Okay? So yung mga simpleng bagay na minsan nakakaligtaan natin, pag yung anak nyo nangungupit ng kahit piso dahil pambili niya ng candy, turuan nyo na mali yung pangungupit. Baka kasi lumaki na ayos lang ang pagnanakaw. Yung bata niyo, pag marunong nang magsinungaling, sawayin niyo. Pagalitan ninyo pag nagsisinungaling, pag nakabasag ng baso o nakasira ng bagay at ayaw umamin, that is a sign. Pagalitan nyo, pagsabihan nyo, baka kasi lumaki na okay lang yung pagsisinungaling. Ang dami pa naman ngayon ang galing magsinungaling. Okay? So Ray at Angie, maging mabuti kayong magulang. Nag-uumpisa lahat sa tahanan. Huwag niyong iasa sa yaya, sa yayo, huwag niyong iasa sa lolo at lola. Maging mabuti kayong magulang. So that is the second. Please be good parents. So yung una,
please be a good couple. Pangalawa, please be good parents to your children. Pangatlo at panghuli, maging mabuti kayong pamilya. Kayo, you are building your own family now. No, you are building your own family. Sabi nga ng ebanghelyo natin, hihiwalay si lalaki sa kanyang mga magulang at magsasama kayong dalawa at kayo'y magiging isa. Now, you are creating your own unit, your own family, at maging mabuti kayong pamilya. Paano yung magiging mabuting pamilya? Easy. Maging mabuti kayong mga kapitbahay. No? Di ba may mga kapitbahay tayong palaaway? May mga kapitbahay tayong hindi malalapitan? May mga kapitbahay na walang ibang ginawa kundi babantayan tayo? Mga Marites na kapitbahay. Maging mabuti kayo sa lipunan. Maging mabuti kayo sa community. Yung kilala kayo na, yung pamilya ni Ray at ni Angie, mabubuti yan. Nalalapitan yan. Nahihingan yan ng tulong. Okay? So, yun lang tatlong yon ang gusto kong ipabaon sa inyo. No? Hindi ko nahahabaan, makakalimutan nyo naman yung iba, no? Please be good, Ray at Angie. Maging mabuti kayong asawa sa isa't isa, maging mabuti kayong magulang, maging mabuti kayong pamilya sa lipunan. I will be praying for you, kayo'y mga mababait, no? Nung nagkausap tayo. Magaan ang loob ko sa inyo dahil kayo'y mga mabubuti. Hindi kayo mayabang. Baunin nyo yun lagi. I will be praying for you. God bless you and welcome to forever. Amen. Angelo Catrice, bukalba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Reynaldo Jr. na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Opo, Father. Reynaldo Jr., bukalba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Angelo Catrice na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Yes na yes, Father. Kayo ba ay handang arugain at palakihin ang mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos bilang mabubuting Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Gayong kayo ay nagnanais na mag-isang dibdib sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ang inyong mitihiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Ray at Angie, ito yung pinakamahalagang bahagi ng kasal. No? Kung wala ito, walang kasal na magaganap. Ito yung pinakamahalagang bahagi. Ano ito? This is the tinatawag na scrutiny. Tatanungin kayo kung kayo ba'y buo ang inyong loob na ibigay ang inyong sarili sa isa't isa. So when you say, Opo, Father, or Yes, Father, dapat buo. Yes, hindi maybe. No? So walang at the back of your mind, may ibang iniisip. Okay? Buo, sincere, no? Genuine yung pagsasabi ng Opo, Father, or Yes, Father. Okay? Sige. Angelo Catrice, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Reynaldo Jr. na narito ngayon, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang asawa? Opo, Father. Reynaldo Jr., sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Angelo Catrice na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang may bahay? Opo, Father. O Panginoon, kami po ay inyong lobby, magkaisa ng kalooban at damdamin. Mula ngayon
sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kasusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. At ako bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang inyong pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay inyong isusuot ang singsing sa isa't isa. Mauuna si Ray, ang singsing para kay Angie. Yam, isuot mo ang singsing na ito. Isuot mo ang singsing na ito. Bilang tanda ng aking pag-ibig. Mula tanda ng aking pag-ibig. Sa ngala ng Ama. Sa ngala ng Ama. At ng Anak. Na at ng Anak. At ng Espiritu Santo. At ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Yam, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yam, inilalaga ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tinatanggap ko ang mga ito at nangangako ako na iyong magiging katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Mga kapatid, atin pong salubungin at palakpakan ang ating bagong kasal na si Rinaldo Jr. at Angelo Catriz. Sumaiyo rin. Ray at Angie, yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Naway si Jesus na naging panauhin sa kasalan sa Kana ay pagpalain kayo
kasama ng lahat ng inyong mga kamag-anak at kaibigan. Amen. Naway si Jesus na nagmahal sa kanyang sampayanan hanggang wakas ay punuin ang inyong mga puso ng kanyang pag-ibig. Amen. Naway bigyan niya kayo ng matatag na pag-asa sa buhay na walang hanggan upang masaya ninyong hantayin at nasahin ang pagsapit nito sa buhay sa hinaharap. Amen. At ibibigay ko sa inyong lahat ang huling pagbabasbas at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli po ating tanggapin at salubungin ng ating bagong kasal, si Mr. and Mrs. Reynaldo Clemente Jr. Atin po silang palakpakan. Ngayon, Ray, you may kiss your wife, Angie. To keep you company. Cause you're my star. I am. Naalala ko noon, nagdasal ako ng maitim, mataimtim kay Lord na sana kung may papakilala siyang babae ulit sa buhay ko, sana yun na yung babae ang haharap ko sa kanya sa simbahan. Parang dininig ng langit ang aking hiling at heto ka sa aking harapan. Masarap pala sa pakiramdam na kapag ang isang bagay na hiniling mo sa Panginoon, ibibigay niya ito. Lord, salamat. Huwag ka pong mag-alala, itong babaeng ito ay aking pagkakaingatan, aalagaan at mamahalin sa abot ng aking makakaya. Yam, hindi man ako mayaman, pero pinapangako sa iyo ang magandang lahi. Sure yan. Lagi mong tatandaan, merong JR na nagmamahal sa'yo ng totoo hanggang tayo ay tumanda na. Yam, di ko alam kung saan sisimulan, pero clearly sa na, kung naaalala, halos 10 years na nakalipas, it all started sa pag-message mo sa akin ng hi sa FB. Paulit-ulit, kaya kita napansin. Later that I know, ito palang mga classmate ko nung college, nire-reto na ako sa'yo nang hindi ko alam. Nung time na yon, di pa ako ready magmahal uli. Pero salamat sa mga kaibigan ko. Kung naging tulay, paano tayo nagkakilala? Kasi kung hindi dahil sa pagpupush nila, di ko ma-experience yung ganto pala kasaya magmahal ang pag-asa tamang tao ka. Sa loob ng ilang taon na pinagdaanan natin, madaming away, pagsubok na dumating, pero ito pa rin tayo. Alam kong antagal na kitang pinaghihintay. Kahit after college pa lang, alam kong gusto mo nang magsettle, pero inintindi mo ko, hinayaan mo gawin ko muna yung mga gusto ko para sa pamilya ko. Pinapili mo pa ako nung aalis ako kung ikaw o pagtatrabaho ko. At
Naalala ko, umiyak ko magdamag kasi hindi ako makadecide. Sabi ko, Lord, I ask for your guidance. Kung kami talaga, kayo na po bahala. Bibiro ang tatlong taon na LDR. Ang hirap, but you stayed. Andyan ka din, even in the hardest time, nung nawala si Papa, andyan ka lang lagi. Ginawa mo lahat para makatulong at palakasin ang loob ko. Nakita naman lahat yun ni Papa at Mama ang effort mo. Kaya alam kong masaya ngayon si Papa sa heaven. Yam, salamat sa lahat. No words can express how happy I am. Finally, sa harap ng Diyos. Magiging isa na tayo. Sa lahat ng pinagdaanan natin, I can finally say, talagang ready na akong maging misis mo. I'm not perfect, but I'm willing to do and learn lahat ng bagay sa buhay may asawa. Sabi nga nila, ang pag-aasawa ay hindi mainit na kanin na kapag napasok ka, iluluwa mo na lang. Love is not all about kilig and puro happiness lang. It's a lifetime commitment. It's a choice. Araw-araw mo tatrabahuhin. For 9 years, we're finally married. It's a long and great love story because God wrote ours. I'm so excited to start a new chapter of my life with you. From now on, in the name of God and the people who love us, I promise to love you, honor you, support you, submit myself to you as God will it to be. From this day forward until our last breath, I love you. Yeah.